Magandang umaga, Pilipinas. Salamat po sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Kumusta? Kumusta na po kayo mga kababayan? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Oras po natin, 34 na minuto makalipas po ang ika-4 ng umaga. Good morning Kuya at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po yung araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Disyembre taong 2021. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pinsala ng bagyong Odette sa agrikultura at infrastruktura, mahigit 20 bilyong piso na ayon sa NDRRMC. Hataw Balita! Social Security System o SSS may alok na loan assistance sa mga biktima ng bagyong Odette sa Enero. Hataw Balita! Supply ng kuryente sa mga nasalanta ng bagyong Odette matatapos bago mag-eleksyon ayon sa Department of Energy. Hataw Balita! Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem nanguna bilang presidential at vice presidential bet sa Okta Research Survey. Hataw Balita! Tanggang pagpapasabog ng teroristang Abu Sayyaf sa Zamboanga City na pigilan, buong lungsod isinailalim sa heightened alert status. Una sa ating mga humahataw na balita, nadagdagan pa po ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Odette. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon, umakyat na ang bilang ng mga nasawi sa 378. Sa nasabing bilang, 218 ang unidentified habang 72 ang lalaki at 68 naman ang babae. 742 naman ang naitalang nasugatan ngunit 73 pa lamang dito ang kumpirmado habang 60 naman ang naitalang nawawala. Hataw Balita! Umakyat na sa mahigit 20 bilyong piso ang iniwang pinsala ng Typhoon Odette sa bansa. Batay sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3.96 billion pesos na ang kabuang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Pangunahin sa mga napinsala, mga palayan, high-value crops, palaisdaan, livestock at maging agricultural equipment. Umakyat naman sa 16.57 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Odette sa infrastruktura sa bansa. Kabilang sa naitalang 205 infrastruktura na nasira ay mga government facilities, flood control, bridges, health facilities, roads, schools, utility services facilities at iba pa. Samantala, umabot na sa mahigit 108,000 bahay ang tuluyang nawasak ng bagyo, habang mahigit 216,000 naman ang partially damaged. Hataw Balita! Aabot sa 30,000 na bahay ang winasak ng bagyong Odette sa Dinagat Islands sa Caraga Region. Batay po yan sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dinagat Island. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Base sa ginawang damage assessment report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dinagat Islands, umabot sa 27,780 bahay ang sinira ng bagyong Odette, habang nasa 3,085 ang partially damaged mula sa 7 bayan ng naturang isla. Nauna na rito, nagpaabot na ng tulong ang International Organization for Migration o IOM ng mga materyales na maaaring magamit sa pagtatayo ng mga temporary shelters sa mga apektadong pamilya. Dumating na rin sa Dinagat Islands ang ilang doktor at ilang kawanin ng Department of Health Region 10 para magbigay ng tulong sa mga dinagat noon pagdating sa pangangailangang pangkalusugan. Isang temporary field hospital ang tinayo malapit sa PDRRMC Emergency Operations Center. Dito, isinasagawa ang pagbibigay lunas sa mga minor injuries at sakit, maging ang bakunahan para sa COVID-19. May naiulat na 40 kaso ng acute gastroenteritis mula sa 3 bayan ng Cagayanao, Tubahon at San Jose sa Dinagat dahil na rin sa maruming tubig sa isla.
kasalukuyan ng nasa Dinagat District Hospital ang mga biktima. Habang patuloy naman ang pagtanggap ng tulong ng provincial government ng Dinagat Islands, partikular ng mga cooking tools and supplies, food packs, mineral water, malalaking galon at sako-sakong mga bigas para sa kanilang community kitchen. Sa ngayon, nasa covered garage ng Barangay 40 at PDRRMC Emergency Operations Center ng Barangay Santa Cruz sa bayan ng San Jose ang ilang kawani ng provincial government ng Dinagat Islands. Ito muna ang nagsisilbi nilang opisina para gawin ang kanilang trabaho at iproseso ang mga dumarating na tulong para sa kanilang residente. At sa mga nais pa rin magpaabot ng tulong, maaaring magpadala sa GCash number ng provincial government na 0920-938-0692 or 0956-127-4786. Maaari rin po kayong bumisita sa official Facebook account ng Dinagat Islands Public Information Office para sa iba pang detalye. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. May iniaalok na loan assistance ang Social Security System o SSS sa kanilang private sector members at maging sa pensioners sa 6 na rehiyong sinalanta ng Bagyong Odette sa darating na Enero. Ito'y mga rehiyong kasama sa idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ilalim ng State of Calamity ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Batay sa sirkular na inilabas ng SSS nitong Sabado, sinabi ni SSS President at Chief Executive Aurora Cruz Ignacio na magsisimula ang state-run pension fund na tumanggap ng mga aplikasyon para sa 3 uri ng assistance sa Typhoon Odette victims hanggang sa January 14, 2022. Iaalok naman ang Calamity Loan Assistance Program maging 3-month advance pension para sa Social Security employees compensation of pensioners sa April 13, 2022. Samantala, iaalok ang direct house repair at improvement loan sa loob ng 1 taon o tatagal ng hanggang sa January 2023. Hindi naman binanggit sa SSS circular kung magkano ang nakalaan para sa assistance package. Hataw Balita. Full efforts ang Department of Energy katuwang ang iba't ibang ahensya at power distribution facilities upang maibalik na ang supply ng kuryente sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Odette. Ayon kay DOE spokesperson Undersecretary Felix William Fentebella, tinututukan nila ang ilang lugar na itinuturing na challenging areas. Kabilang dito ang Dinagat Islands, Bohol, Siargao, Southern Cebu, Southern Negros Island, Southern Leyte, Northern Mindanao at Palawan. Sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naibalik na sa dating kalagayan ang 85% ng kanilang transmission facilities kung saan dumadaan ang major power line sa mga rehiyon. Patuloy rin nilang dinaragdagan ang bilang ng kanilang mga tauhan kasabay ng muling pagbubukas ng mga biyahe sa ilang mga naturang lugar. Narito ang pahayag ni DOE spokesperson Yusek Felix William. From 1,400 na nireport natin December 23, umabot na po sila ng almost 2,000 by December 25 and more are coming. Pangalawa, meron din pong mga biyahe na mga linemen from Manila, the direction of halimbawa ng Palawan. Patuloy rin ang pagkukumpuni sa panig naman ng mga apektadong power distribution utility na siya namang nagsusupply ng kuryente mula sa transmission lines papunta sa mga komunidad. Sa huling ulat ng National Electrification Administration as of December 24 ay umabot na sa nasa 1.56 billion pesos ang halaga ng mga nasirang kagamitan ng electric cooperatives bunsod ng Bagyong Odette. Sa mahigit 3.9 million household connections na naapektuhan ng power outage, 40% o mahigit 1.5 million na sa mga ito ang fully restored na ang kuryente. Inaasahan ng DOE na maibabalik na rin agad ang serbisyo ng kuryente bago pa man ang eleksyon sa buwan ng Mayo. Naritong muli ang pahayag ni DOE spokesperson Yusek Felix William Fentebella. Pag tayo ng eleksyon, siguro naman po normal na yan considering na dumadami din. No? Dumadami din yung mga nagvo-volunteer na nagkakabit ng mga wires natin
para umabot nga yung kuryente sa mga kabahayan. Hataw Balita. Tumutulong sa ngayon sa pinagkukumpuni ng ilang power lines sa Surigao del Sur na pinatumba ng bagyong Odette ang Zamboanga City Electric Cooperatives. Si Fegayapa humahataw. Hataw Balita. Nananatili pa rin walang kuryente ang ilang probinsya sa bansa, kabilang narito ang Surigao del Sur sa Caraga Region kasunod ng pananalasa ng bagyong Odette. Isa ang Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO sa magpapadala ng 15 tauhan upang tumulong sa ginagawang power restoration sa naturang probinsya. Ayon sa ZAMCELCO, mananatili ang mga ito sa lalawigan kasama ang Surigao del Sur 2 Electric Cooperative o Sorseco 2 at iba pang electric cooperatives upang mas mapabilis ang pagbabalik ng kuryente sa naturang probinsya. Kasalukuyan na ngayong nagsiset up ng mga poste, nagpapalit ng power lines at kinukumpuni ang mga pasilidad na maghahati ng kuryente sa mga lugar sa probinsya. Nitong Martes nang makarating ang team sa Surigao del Sur. Nauna rito ay noong nakaraang Linggo, nagpadala rin ng 11 teams ang Cotalco habang isang team naman ang ipinadala ng Dasoreco na mananatili sa Surigao del Norte, Siargao at Dinagat Island hanggang sa katapusan ng taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Fegayapa, humahataw! Hataw Balita! Nilinaw ni Energy Secretary Alfonso Cusi na walang kakulangan sa supply ng gasolina sa kanyang pagbisita sa probinsya ng Bohol. Kasunod ito ng mga pangyayari na mahabang pila ng mga gustong magpakarga sa mga gasoline station sa Bohol matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Ayon sa kalihim, nagkaroon lamang ng pagkaantala sa pagpasok ng mga magsusupply dahil sa mga nasirang pantalan. Narito ang pahayag ni Secretary Alfonso Cusi. Naroon po tayong sapat na supply. Nagkaroon lang po ng problema na antala sa pagpapasok po dito sa Bohol dahil nasira nga po ang ating ports of entry at saka yung po mga depo. No? So para naman po mabawasan ang ating linya. Kasunod dito ay umaapila rin si Secretary Cusi sa mga may-ari ng gasolinahan na huwag nang limitahan ang ibinebentang gasolina para hindi naman mahirapan ang ating mga kababayan sa pagbabalik-balik sa pagpila. Naritong muli ang pahayag ni Secretary Alfonso Cusi. Huwag na sanang limitahan. Talagang kung kailang mag-full tank sila, mag-full tank para hindi na sila bumalik para pumila ulit. Meron naman itong supply. So, mamadaliin po natin na mabuksan yung mga oil gas station na sarado pa at para ma-servisyuhan fully yung ating mga consumers. Hataw Balita! Nagpaabot ng tulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato sa mga residente sa Caraga Region na nasalanta ng bagyong Odette. Nakipag-ugnayan ang nasabing ahensya sa Philippine Coast Guard upang mapabilis ang paghahatid ng tulong mula General Santos City hanggang Siargao Island. Ayon kay PDRRMO Officer in Charge Rolly Aquino, isa sa priority nila ngayon ang Siargao dahil ito ang may pinakamalalang sitwasyon batay sa rekomendasyon ng Office of the Civil Defense. Nakatakda ring magpaabot ng tulong sa Caraga Region ang iba pang ahensya sa South Cotabato. Hataw Balita! Nakatakdang magsagawa ng diskwento karaba ng Department of Trade and Industry sa Southern Leyte bukas. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita! Katuwang ang ilang organisasyon ay nakatakdang magsagawa ang Department of Trade and Industry ng diskwento karaban sa Maasin Bus Terminal, Maasin City, Southern Leyte bukas. Dito maaaring makabili ng mga murang produkto, lalo na ng basic needs, ang mga kababayan nating naapektuhan na nagdaang bagyong Odette. Paalala naman ng DTI na istriktong ipatutupad ang health protocol sa venue. Samantala, 6 na rehiyon sa bansa ang sakop ng 60 days price freeze, bunsod na rin ang pananalasa ng bagyong Odette. Kabilang sa sakop ng naturang price freeze ay ang Region 4B o Mimaropa, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10 at Caraga Region. Base ito sa Section 6 ng Republic Act 7581 na kung saan otomatikong ipatutupad ang price freeze sa mga lugar na kabilang sa disaster area, under state of calamity at state of emergency.
Maaari namang i-report sa DTI ang mga lalabag sa email na consumercare@dti.gov.ph o tumawag sa Consumer Care Hotline na 1384. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Matapos maghatid ng 25 toneladang relief supplies sa Siargao Island, nananatili muna ang BRP, ang Pangulo sa isla, para magsilbing floating hospital sa mga residente doon na naapektuhan ng bagyong Odette na nangangailangan ng atensyong medikal. Mayroon itong 10 hospital beds at medical teams mula sa Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines para magbigay ng libreng serbisyo. Sa kasalukuyan, mayroon ng 60 mga pasyente na nabigyan ng atensyong medikal sa nasabing floating hospital. Ilan dito ang na-admit dahil sa diarrhea at hypertension, habang ang ilan naman ay ginamot ang mga sugat na natamo sa kasagsagan ng bagyo. Liban sa medical na serbisyo, nagbibigay rin ito ng psychological first aid service sa mga residente, lalo na sa mga bata na apektado ng kalamidad sa Siargao. 60 naman ang nakapag-avail sa isinagawang free haircut at feeding program ng mga ship crew ng BRP ang Pangulo. Mananatili naman ang nasabing barko sa Siargao hanggat kinakailangan. Nakakaapekto po ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon kung saan ang mga pag-ulan ay maabot sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol Region. Asahan po maghapon na makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, pati na rin po sa bahagi ng Aurora at sa Apayao, Kalinga, Ipugao at Mountain Province ay makakaranas rin ng makulimlim na panahon at may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dalaya ng northeastern monsoon o hanging amihan. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay generally fair weather conditions naman po tayo at may tsansa rin po ng mga pag-ambon. Walang inaasahang malawak ang pag-ulan sa Visayas at Mindanao maliban sa panandali ang buhos ng ulan sa hapon o gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, nakataas naman po ang gale warning sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Aurora, Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, Northern and Eastern Coast of Catanduanes, Eastern Coast of Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern Samar at Samar. Mapanganib po na pumalawot ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon na maaaring umabot po sa 4.5 meters. Walang anumang binabantayan na sama ng panahon sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming mga official website ng Pag-asa DOST. Hataw Balita! Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Mga kumpanya ng langis may bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Hataw Balita. Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem nanguna bilang presidential at vice presidential bet sa Okta Research Survey. Hataw Balita. Tangkang pagpapasabog ng teroristang Abu Sayyaf sa Zamboanga City na pigilan. Buong lungsod isinilalim sa heightened alert status. Hataw Balita. Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Mas madali nang maipararating sa serbisyong bayanihan ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming social media accounts. Sa live stream ng aming programa, i-type sa comment section ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa aming tatawagan at makakausap ng live. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang serbisyong bayanihan. Hoy, anim
na minuto bago sumapit ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, good news po sa mga motorista, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 10 to 30 centavos ang mababawas sa presyo kada litro ng gasolina. 60 hanggang 70 centimos naman ang inaasang rollback sa presyo ng diesel, habang 80 to 90 centavos naman ang matatapyas sa presyo ng bawat litro ng kerosene. Hataw Balita! Umakyat sa mahigit 400 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health kahapon, nakapagdala ang bansa ng 433 new COVID-19 cases. 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Ngayon, 2,838,640 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa bilang na yan, 9,522 ang mga aktibong kaso, 283 naman ang new recoveries. Ngayon, 2,777,918 na ang kabuang bilang ng mga gumaling. 97.7% po ito ng total COVID-19 cases. 13 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kasalukuyan, 51,200 na ang total death sa bansa. Hataw Balita! Bumagal ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa nakalipas na isang kumpara sa mga sinundang linggo. Base po sa datos ng Department of Health, mula December 20 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 308 average daily new COVID-19 cases. Mas mababa lang ng 1.9% mula December 13 hanggang 19. Malayo sa ibinaba ng mga kaso sa mga sinundang linggo na lumalagpas sa 20%. Bumagal rin ang pagbaba ng arawang aktibong kaso o yaong mga nagpapagaling pa. Mula December 20 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 9,383 average daily active cases. Mas mababa lang ng 8.4% mula December 13 hanggang 19. Hindi gaya sa mga sinundang linggo na hindi bumababa sa 15% ang nababawa sa bilang ng mga aktibong kaso. Hataw Balita! Wala namang gaanong ipinagbago sa trend pagdating sa average daily COVID-19 recoveries. Mula December 20 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 329. Mas mababa ng 36.9% kumpara December 13 hanggang 19. Hindi nalalayo sa ibinaba ng recovery sa mga sinundang linggo. Pero sa bilang ng mga nasawi sa nakalipas na isang linggo, halos walang ipinagbago sa sinundang linggo. Mula December 20 hanggang kahapon, 66 ang naitala. Mas mababa lang po ng 0.2% mula December 13 hanggang 19. Hindi gaya sa mga sinundang linggo na hindi bumababa sa 10% ang nababawa sa bilang ng mga nasasawi. Hataw Balita! Nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region ayon sa Independent Pandemic Monitor, OCTA Research. Batay po sa monitoring ng OCTA Research Team, nakitaan ang pagtaas ng positivity rate ang Metro Manila nitong nakalipas na December 16 hanggang 22 na umabot sa 0.77 kumpara sa 0.62 na naitala noong December 12 to 18. Mula sa 0.42 noong December 15, tumaas sa 0.70 ang COVID-19 reproduction rate. Ibig sabihin ang mga datos na ito na may bahagyang pagtaas ng kaso at hawaan ng COVID-19 sa NCR. Paliwanag ni OCTA Research Fellow Prof. Guido David, posibleng ito ay dulot ng paggalaw ng tao ngayong holiday season. Narito ang pahayag ni Professor Guido David. It was kind of expected. In fact, marami nagsasabi na magkakaroon ng holiday and uptick. It's a genuine increase kasi the reproduction number increase. We're seeing an increase in NCR, pero yun nga, it could be due to the increased mobility and yung mga gatherings during the holiday. Nilinaw naman ni Professor David na masyado pang maaga para sabing dahil sa Omicron variant, kaya may bahagyang pagtaas ng kaso sa rehiyon. Kailangan pa nilang obserbahan ang sitwasyon sa bansa sa mga susunod na linggo upang makapaglabas ng projection ng COVID-19 cases sa Metro Manila at sa buong bansa. Naritong muli ang pahayag ni Professor Guido David. This is not clear yet at this time kung holiday uptick lang siya or if there's something else. So we will know more by January siguro, first week of January.
It's too early to say, pero we cannot rule out that possibility na Omicron siya. Kailangan pa rin anyang obserbahan ang case trend sa rehiyon pagpasok ng January 2022, lalo na kung aabot ito ng mahigit 500 kaso kada araw. Hataw Balita! Hindi pa inirekomenda ng Okta Research Group ang muling pagsusuot ng face shield dahil wala namang surge ng mga kaso ng COVID-19 sa ngayon. Kasunod ito ng bagyang pagtaas ng naitatalang kaso at positivity rate ng COVID-19 sa bansa. Narito ang pahayag ni Professor Guido David. We just have to follow minimum public health standards, wear face masks. Yun naman yung mahalaga. Face shields, maybe kung magkaroon ng surge, maybe pwede pag-usapan at this time. Hindi pa naman necessarily. Pero if people want to wear face shield voluntarily, syempre it's their choice. Kasabay ng pagdami ng mga taong lumalabas at nagpupunta sa mga pampublikong lugar gaya ng mall, parke at mga kainan, muling nagpaalala ang mga health experts sa publiko na maging responsable at sumunod palagi sa minimum health standard. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkakaroon ng surge ng COVID cases sa unang bahagi ng taong 2022. Hataw Balita! Inihayag ng Philippine National Police na natutulong sila sa Department of Health sa pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11 na magsisimula sa January 2022. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nakahanda ang kanilang PNP Medical Reserve Force na sumailalim na sa pagsasanay sa pagbabakuna at nauna na ring tumulong sa naunang round ng pediatric vaccinations. Magbibigay rin sila ng assistance sa paghahatid ng mga bakuna sa mga itinalagang vaccination sites at kung kinakailangan ay maging sa pagdadagdag ng vaccination venues. Paalala ng PNP sa mga magulang o guardians na sasama sa kanilang mga anak na magpapabakuna na sumunod sa minimum public health standards. Hataw Balita! Kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa City of Pines ngayong long holiday ay ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. As of December 26, 2021, 4 na lamang ang aktibong kaso na kasalukuyang nagpapagaling sa isolation facility. December 25 at 26 ngayong taon ay walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 at wala rin naitalang nasawi dahil sa naturang virus. Samantala, ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nagsasagawa pa rin sila ng COVID-19 testing sa lahat ng mga close contacts ng mga natutuklasang positibo sa COVID-19. Ayon kay Ruby Marie Magsino, ang City Epidemiology Services Office Surveillance Officer, sakaling may maitalang kaso ng Omicron variant sa lungsod, ay isasagawa ang kaparehong proseso, gaya ng pag-quarantine at pag-isolate sa mga close contacts ng pasyente. Muling nanguna sa mga napipisil na Pangulo at Pangalawang Pangulo sa halalan 2022, ang tambalan ni Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio batay sa survey na ginawa ng Okta Research Group. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita! Top choice sina dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa mga kumakandidatong Pangulo at Pangalawang Pangulo batay sa tugon ng Masa Survey ng Okta Research Group. Ginawa ang survey mula December 7 hanggang 12 sa 1,200 respondents. Nakakuha ng score na 54% si Marcos sa mga napipisil na maging Pangulo. Sumunod sa kanya si Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 14%, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may 12%, Senator Manny Pacquiao na may 10% at Senator Panfilo Lacso na may 5%. Nakakuha naman ng 50% score si Mayor Sara sa mga napipisil na maging pangalawang pangulo. Sumunod sa kanya si Senate President Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 33%, Senator Francis Kiko Pangilinan na may 9%, Doc Willie Ong na may 4%, Deputy Speaker Jose Lito Agenza Jr. na may 1%, at Walden Bello na may 0.07%. Sa mga napipisil maging senador, ang broadcaster na si Rapi Tulpo naman ang top choice na nakakuha ng score na 66%. Sinundan siya ni Sorsogon Governor Francis Kis Escudero na may 60%, Taguig Representative Alan Peter Cayetano na may 60%, Antique Representative Loren Legarda na may 58%,
Senator Juan Miguel Mig Subiri na may 57% at ina former Vice President Jejomar Jojo Binay. Former Public Works Secretary Mark Villar, President Rodrigo Duterte na iniatras ang kanyang Certificate of Candidacy bilang senador. Dating Senator Jinggoy Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, Robin Padilla at Senator Joel Villanueva. Noon lamang nakaraang linggo naglabas ng resulta ang Pulse Asia kung saan nanguna rin ang BBM Sara Tandem sa 2,400 respondents na tumugon sa kanilang survey. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Arestado ang isang miyembro ng teroristang grupo na Abu Sayyaf sa Zamboanga City. Nananawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na manatiling naka-alerto sa anumang banta ng terorismo. Si Pegayapa, humahataw. Hataw Balita! Naka-heightened alert ngayon ang Zamboanga City kontra terorismo kasunod ng matagumpay na pagpigil sa tangkang pagpapasabog sa barangay Kasanyangan at pagka-aresto ng suspected bomber nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang suspect na si Tony Asmun alias Poto na pawang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG. Nakuha rin sa tahanan nito ang isang improvised explosive device na may main charge ng 90mm high explosive anti-tank ammunition at mga gamit sa paggawa ng bomba. Dahil dito, nanawagan si Zamboanga City Mayor Ben Climaco sa publiko na iwasan ang mataong lugar dahil may posibilidad na magbigay ito ng oportunidad sa mga teroristang grupo na umatake. Dagdag pa nito, pwede rin itong maging super spreader event ang mataong lugar sa COVID-19 at kaya't kung maaari hinihikayat ni Mayor Climaco na manatili na lamang sa kanya-kanyang mga tahanan ang mga residente. Pinaiiwasan din ito ang pagdadala ng backpacks at mga gamit na hindi naman kailangan. Nag-utos naman ang alkalde sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na maging alerto at mapagmasid sa paligid sa posibleng banta ng terorismo sa syudad. Bukod dito, magsasagawa ng mga checkpoint ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Fegeapa, humahataw! Hataw Balita! Patay ang isang notorious leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters matapos ang nangyaring ekwentro sa 6th Infantry Battalion sa Barangay Ganta Sharif Saidona Mustafa Maguindanao kahapon ng umaga. Kinilalang naturang leader na si Sukarno Gilil alias Motorola. Kilala ito bilang bomb expert ng BIFF at sangkot sa mga pambobomba at pag-atake sa Central Mindanao. Mayroon din itong standing warrant of arrest ng murder, multiple attempted murder, destructive arson at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ayon kay 6th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Charlie Banaag, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang o ilang residente sa lugar hinggil sa presensya ng grupo ni Gilil. Agad namang nagsagawa ng operasyon ang mga militar at nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa nasawi ang suspect. Ayon naman kay 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Colonel Pedro Balisi, ang pagkasawi ni Gilil ay magsisilbing hustisya sa mga nabiktima ng BIFF. Hataw Balita! Dalawang miyembro ng New People's Army ang nasawi sa bakbakan sa tropa ng pamahalaan sa isang barangay sa Sorsogon matapos matunton ng mga otoridad ang kuta ng mga NPA nitong Sabado ng umaga. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! Sa bulubunduking lugar ng barangay San Ramon, Barcelona, Sorsogon, nakasagupan ang mga taon ng Philippine Army at PNP ang nasa 30 miyembro umano ng New People's Army nitong Sabado. Ayon sa Philippine Army, nakasagupan nila ang grupo ni Arnel Estiller alias Mando, Tagalihim Committing Provincia 3, Bicol Regional Party Committee. Matapos ang 45 minutong bakbakan, dalawang NPA ang nasawi habang nakatakas naman ang iba pa. Wala naman umanong nasawi o nasugatan sa panig ng mga militar at PNP. Nakuha sa crime scene ang dalawang M16 rifle, mga pampasabog, mga bala, pagkain at mga subversibong dokumento ng grupo. Samantala, panawagan ng mga otoridad sa mga makakaliwang grupo, ibaba na kanilang mga armas at magbalik loob na sa pamahalaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita!
Mahigpit ngayong binabantayan ng NLEX Management ang naranasang mabigat na daloy ng trapiko sa Bukawe Toll Plaza. Mula sa Bukawe Toll Plaza ng NLEX, si Nestor Torres, kumahataw live. Nestor, kailan pa ba nagsimulang maranasan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan dyan sa Bukawe Toll Plaza? Amigo Sherwin, bandang alas 3 na madaling araw nang magsimulang maranasan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan dito sa Bukawe Toll Plaza. At naranasan ito simula pagkagabi. Hindi bababa sa 200,000 motorista ang inaasahang maglalakbay sa North Luzon Expressway. Ayon kay Robin Ignacio, NLEX Traffic Manager, pangunahin nilang binabantayan ngayon ang pulto ng mga sasakyan dito sa Bukawe. Anya, maraming mga kababayan natin sa parting norte ang sabay-sabay na bumabiyahe pabalik ng Maynila. Para masolusyunan ang mabigat na traffic, binuksan ang lahat ng 20 RFID ang binuksan ang lane, cash lane at RFID lane dito sa lugar. Nagdagdag pa sila ng 5 additional toll collection points upang makontrol ang mabigat na trapiko. Isa pa rin sa pangunahing problema sa toll plaza ay ang mahabang pila sa cash lane. Mahigpit na pakiusap ng NLEX Management na mag-avail ng radio frequency installation o RFID para sa mabilis na transaksyon at contactless upang makaiwas na mahawa ng sakit. Inaasahan ng NLEX na maranasan ang mabigat na traffic hanggang mamayang gabi. Samantala, dito pa rin sa Bukawi, Bulacan, nag-triple ang tinda ng presyo ng pagkito. Ayon kay Jerry Lina Litana na Jelisa Fireworks, mataas ang tinutuanan nila o nagkakaubusan niya ng kemikal gaya ng Colorado Azucre na galing sa China, kaya sila nagtataas ng presyo. Sobrang taas ng mga paputok namin ngayon, triple yung naging presyo compare last year. Dahil sa kulang kami sa stocks ng chemical na galing China, kaya ngayon, hindi namin alam kung mauubos pa to o makakabenta pa kami ng maayos. Reklamo naman ng mga mamimili, sobrang taas kaya kakumpila ang kanilang namili. Actually, nabigla kami kasi sobrang mahal ng pangapaputok ngayon. Kumpara mo nung mga nakaraang years, napakalaki ng diferensya. Magkano? Kasi yung dating kinukuha namin ng 220, 317 eh. Dati kasi yung 30,000 namin, marami na. Halos di magkasya sa sasakyan. Pero ngayon, kasi yung 30,000, kulang pa. Ilan naman sa mga paputok na nagtaas ang presyo ang dating 500 pesos na pieces. Ngayon ay 700 pesos na yung 100 pieces. Ang luces na 25 pesos, ngayon ay 80 pesos na yung 10 peraso. Ganun din ang Roman candle na dating 25 pesos, ngayon ay 100 pesos na. At ang Sputnik na dating 30 pesos, ngayon ay 80 pesos na. Paalala naman sa mga pupunta sa mga bilihan ng paputok, ay palagi rin mag-ingat dahil kailangan pa rin natin ng konting umiwas tayo sa mas maraming mga tao. Kasi ngayon, Amigo Sherwin, nagsisimula na yung dami ng mga bumibili ng mga putok dito sa Bukawi. Pero ang total lang na pinayagan na magtinda dito ng paputok yung mga dealer ay 81 lang. Ayon ito doon sa presidente na si Ma'am Dea Alapide at yung mismo manufacturer na pumasa na dito sa Bulacan para makapag-manufacture ay nasa 20 lang. Kaya hindi pa pwedeng basta-basta na lang na magtitinda kung saan-saan at yung mga retailer na sa mga barangay, pag wala silang permit o hindi sila aprobado ng local executive o ng mga mayor ay hindi sila pwedeng magtinda. Kukumpiskahin ang kanilang mga paninda. Pero sa ngayon, 1,000 pa lang ang record na naitatala ng mismong presidente, si Ma'am Dea Alapide, doon sa mga retailer na may mga pwesto na pwedeng na magtinda sa buong bansa dito sa ating lugar. Amigo? Nestor, ibig sabihin, bumaba no, yung bilang ng mga pinayagan lang na magtitinda nitong paputok dyan sa Bukawi, Bulacan. Meron ba silang namomonitor, Nestor, na mga galing naman sa ibang bansa na mga paputok na
na itinitinda dyan sa Bulacan na nagiging kakumpetensya pa ng ating mga kababayan dyan, Nestor? Okay, Amigo, yung una mong tanong dun sa kakaunti lang yung pinayagan. O, dati kasi yung mga retailer natin, nasa 2,000 yung mga nagtitinda sa bawat mga para-barangay. Yun yung pinayagan, pero ngayon yung 1,000 na lang yung aprobado. Tapos, isa pa dun sa sinasabi natin o galing sa ibang bansa, ang talagang yung chemical, yun yung kinukuha sa ibang bansa, yun yung binibili. Kaya nagtataas yung presyo ng pagkakot dito kasi mahal yung presyo ng chemical. Kaya nag-triple yung presyo ng pagkakot. Pero kung dito lang local made o dito gawa sa atin talaga, yun yung talagang pinapayagan gawang Pilipinas. Yung aprobado ng DTI. Pero dito sa Bulacan, para sa karagdagang impormasyon, may plano na ang provincial government na sa susunod na taon ay magkakaroon na ng testing bago yung lahat ng mga pabrika ng paputok dito, magtatayo ng laboratory, ang provincial government, lahat ng mga tindang paputok ay dadaan muna sa laboratory bago ilabas sa pamilihan. Nestor, meron ka bang listahan dyan ng mga paputok na pinapayagan lang? At kung magkano ang presyo ng mga ito? Ito, ilan sa mga itong mga presyo na nandito, yung sa ano natin, sa mga aerial shots, ang 60 shots natin, ang presyo ng 60 shots, dati itong 550 yung 16 shot, ngayon ay 1,000 pesos. Yung namang 20 shots, dating 800 pesos, ngayon ay 1,500 pesos. Yung namang 100 shots, na dating 3,500, ngayon ay 6,500 na. Ganyan ang mga presyo ngayon ng paputok. O ng mga pailaw. Bukod pa yung mga paputok, yung tinabanggit kong pailaw eh. Pero bukod pa yung mga paputok. Oo, yun nga Nestor, siguro sa mga susunod na pagkakataon, ano, gusto ko rin maliwanagan yung mga paputok kasi nga ang madalas na nababanggit nga sa atin, yung mga illegal na paputok, ano, matitindi na at malalakas na mga paputok. Pero pwede mo ba akong bigyan ng sample na Nestor, ano ba yung mga paputok na pwede? Kasi alam ko pagka paputok, kagaya ng nakasanayan ko pagka nung araw, eh, Lolo Thunder, Five Star, yun lang yung alam kong paputok kasi nun eh. Yung sawa natin na sinasabi nila na 1,000 round. Yung 1,000 round na sawa, ang halaga nun ay dating 400 pesos. Ngayon ay 800 pesos na. Yun, pinapayagan nyo. Ayan yung marami, yung, ano? Yung maramihan, Nestor, ano? Okay, pagka sinindihan mo talagang... Oo, yung maramihan, yan pala. Last na lang, Nestor, kasi nabanggit mo nga yung RFID sa ating mga motorista na kahit dito sa South Luzon Expressway, yan ang napapansin natin, maraming mga sasakyan pa rin ang pumipila sa mga cash lane, ano? At matagal, ewan ko ba, ako, sa nakikita ko kasi medyo mahirap talaga dahil ang haba ng mga linya dyan sa cash lane. Sakali na magpasya na itong ating mga motorista na kumuha ng RFID, Nestor, paano ba ang gagawin nila? Saan ba sila pupunta? Okay, meron tayong matatagpuan na easy trip dun sila sa bawat mga customer service, sa bawat NLEX, sa mga toll plaza. Meron doon booth na easy trip kung saan dun mismo dapat sila pumunta. Ang gagawin lang nila, ayun, libre naman yung RFID stickers, pero maglo-load nga sila ng halagang 500 pesos. At least pagka meron na silang load, hindi na sila, hindi na hassle yon sa kanilang pagbiyahe dahil hindi na nila kailangan po yun yung dahilan kaya nagkakaroon ng pagsigit ng traffic. Pero kung meron silang RFID, halagang 500 lang naman, dire-diretso na yung biyahe nila, wala silang magiging problema. Dito lang, dito lang sa Bukawi, meron dito. Malapit lang dito sa nasa tabi ng toll plaza. Yan. Sana ay avail na nga ng ating maraming mga motorista, Nestor, ano, para hindi sila nagtatagal sa mga cash lane, lalo na ngayong bakasyon. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa NLEX Bukawi Toll Plaza. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita, Patikim Probinsya. Nag-iisip ka ba kung saan dadalhin ang iyong adventurous friends ngayong holiday?
kumpletuhin ang holiday break sa pagsilip sa nakapipigil o makapigil hininga ang sea of clouds at overflowing pool sa Rizal. Si Jenica Cruz may patikim. Bago matapos ang taon, paniguradong hindi mawawala ang kainan at syempre ang pamamasyal kung ikaw ay nasa Metro Manila. Isang tourist attraction malapit dito ang pwede niyong puntahan kung ang hanap mo ay kakaibang adventure, ang Mount Coolies. Bukod sa trekking na talaga namang mag-e-enjoy ka, mag-e-enjoy ka din sa tanawin dito sa Mount Coolies, Mount Sabong, Noah's Ark, kagaya ng Sea of Clouds. Mula sa entrance point, kinakailangan maglakad muna ng 15 to 30 minutes upang marating ang Mount Coolies. Makikita ang Heart Peak na famous feature ng bundok kung saan masisilayan mula rito ang mga nakakabighaning mountain view at rock formations. But wait, there's more! Andyan din ang Noah's Ark na kinagigiliwan ng marami. Dito abangan ang pagsikat ng araw at ang Sea of Clouds na animoy mga alo ng Noah's Ark sa tuktok ng bundok. Ang turistang si Elaine na pa-overnight dito dahil sa relaxing ambiance na inaalok ng lugar. Kahit na puro puno lang siya, puro nature, sobrang nakaka-relax niya. Kaya kahit ang saya-saya niya pag nakikinig ka ng music, tapos ayun, titingin-tingin ka lang. So sobrang nakaka-relax niya talaga. Ay, kagabi, ayun, talagang kahit 7:30 pa lang, 6:30 pa lang, sobrang dilim na niya. Onti lang yung makikita mo. Tapos, ayun, sana ma-experience niya din tong na-experience namin. Kung naghanap ka pa ng adventure, maaring puntahan ng Camp D na may pabulusok na daanan. Pero, kung hindi mo kayang daanan, ay huwag mag-alala. Dahil maaaring magrenta ng sasakyan sa halagang 50 pesos. Paniguradong magaganahan ka sa Hanging Bridge at Instagramable View. Pero kapit lang ng maigi dahil bawal ma-fall. Sulit ang mahabang lakbayin dahil sa wakas mararanasan mo na ang tinatawag ritong Lion Falls at ang ipinagmamalaking overflowing pool. Isa sa mga dinarayo dito ay ang tinatawag na Lion Falls. Ayon sa mga katutubo, talaga namang makikita dito noong unang panahon ang mga leon. Bukod sa maganda po, malamig po yung falls namin. Kaya yung pumupunta po rito, wala pong umuwi na sinasabi na pangit yung falls kasi sobrang lamig daw at saka sobrang ganda yung place. Sa mga kababayan natin o kapwa natin Pilipino o mga kamag-anak natin sa ibang bansa, subukan nyo mamasyal dito sa Fresno Agroforestry, Andico Tourist Campsite or Mount Coolies. Dito medyo hindi lang kayo mapapagod o masulit ang isang araw ninyo. May ano, pag uuwi kayo may ngiti sa inyong labi. May mga kuburitong pwedeng rentahan upang mag-relax habang ine-enjoy ang kalikasan. Sa halagang 500 pesos maaari mo na simulan ang adventure dito sa Mount Coolies kasama ang mga kaibigan. Sa mga interesadong subukan ng adventure sa Mount Coolies, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page o makipag-ugnayan sa kanilang numero 0938-502-8777. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, Humahataw. Yan atin ninyo, maganda doon sa pinuntahan ni Jenica. Mga gusto mo rin ma-experience paglabas. Ayan. Atin ninyo, muli tayong nag-aanyaya sa ating mga kababayan ha, sa January 10. Simula na uli ng ating mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI Online, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Subaybayan din ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 9, Talatang 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Disyembre 2021. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.